Good day, mga ka-solve math like a boss. So, a friend of mine asked me to make a video on remainder theorem. So, ibig sabihin, ano daw yung remainder na nakuha when a polynomial is divided by another polynomial. So, let's start. So, basically, pag sinabing remainder, ibig sabihin, yun yung sobra. Like, halimbawa, pag dinivide mo yung 5 by 2, diba, ang sagot doon ay 2 and then may remainder. Ibig sabihin kasi hindi sakto, hindi divisible yung given na dividend pag dinivide mo kay divisor. So, paano natin kukunin ang remainder? Now, there are three methods. There are two known methods. And first one is by substitution. And the second one is by using the synthetic division. Pwedeng gamitin parehas. And then yung third one, yun yung hindi ko naman siya mako-consider na method ko, pero parang way ko yan siya para nalilesen yung pag-raise sa mataas na exponent. Yan. And ano lang siya, parang part lang siya ng substitution. So simulan muna natin by using substitution. Paano ba ginagamit ang substitution? So the given is 2x squared minus 5x minus 1 divided by x minus 3. By substitution, syempre you need to get the value of x, yung sa divisor. So, ang gagawin lang natin dito is to equate this to 0 or find the value of x or simply change the sign. So, it will become x equals 3. Then, gamitin natin yung 2x squared minus 5x minus 1. Paano? Substitute natin yung x natin na 3. So, this will become 2 times 3 squared minus 5 times 3 minus 1. And then, dito sa expression na to, syempre we need to use the exponent first. Solve muna bago gamit ang exponent. So this will become 2 times 3, 3 squared, and that's 9, minus the product of 5 and 3, that's 15, minus 1. Now, the product of 2 and 9 is 18, minus 15, minus 1. Kapag ganyan na po, left to right na, so 18 minus 15, so that's 3, minus 1. And the answer is 2. So, ibig sabihin, ang remainder natin when 2x squared minus 5x minus 1 is divided by x minus 3, the remainder is 2. Now, check natin using synthetic division. Sa synthetic division, kukunin lang natin yung numerical coefficient ng given or ng dividend. So, diba 2, negative 5, and negative 1. And then divided by 3. Sa synthetic division, bring down lang muna natin yung 2. And then multiply natin siya by dito by 3. So this will become 6. You put your answer here. Tapos plus lang. So magiging 1. And then repeat the process. Multiply. Lagay dito. And then add. And the answer is 2. Yung last na number na makukuha nyo, it will serve as your remainder of the polynomial. So parehas lang na 2 yung sagot. Now meron pang isang method na pwede nyo namang gamitin or pwede rin namang hindi. And that's by grouping. I-group natin ngayon or regrouping. Di ba ang given natin is 2x squared minus 5x minus 1? Pwede tayong mag-regroup or i-factor natin itong may mga x na to. Para nalilesen yung pag-squared natin, mali mo kasi mataas yung value ng x, malito tayo. Pag i-group natin to, di ba this is x squared and this is x. Ano yung common sa dalawa? Di ba pareha silang may x? Ilalabas ko lang si x. Dahil nilabas ko si x, ang matitira na lang dito sa 2x squared ay 2x na lang kasi nilabas ko na yung isa. Minus 5 without x kasi nilabas ko na itong x na to, na dito na siya sa labas. Minus 1. At saka natin isa-substitute yung value ng x natin which is 3. So magiging 3, 2 times 3 minus 5 minus 1. So it'll become 3. This is 6 minus 5 minus 1. So, magiging 3 times 1 minus 1 and that's 3 minus 1 or 2. So, still, the remainder is 2 using regrouping. So, kahit anong method yung pwede nyong gamitin. Now, paano pag tumaas yung exponent? Di ba mahirap? Halimbawa, naging x raised to 7 or x raised to something, then kukunin yung remainder. Di ba mahirap kapag substitution or synthetic? Pero, okay lang yan. Kahit anong method or kung saan ka mas nagadalian. Now, in my second given, I'm going to use the third method or yung regrouping. Paano? So, the given is 2x squared or 2x cubed plus 3x squared
minus 17x minus 30. Tapos ang value natin ng x ay 2 or yung change sign nito, diba nag-minus 2, so magiging x is 2. Using regrouping, pwede nating paghiwalayan to para lang mabawasan itong dalawa, 2x cubed at 3x squared. Ihiwalay natin dun sa dalawang na iwan. Okay, paano? Diba pareha sila? Kukunin mo lang yung may pinakamababang exponent, which is x squared. Ilabas mo lang yon. Tapos, ang maiiwan dito ay 2x na lang. Kasi, x cubed to 3, nilabas mo yung dalawa, kaya isa na lang natira. Plus, this one will become 3 na lang, kasi nilabas mo yung x squared. Eh. Tapos, minus 17x minus 30. So, diba, lesson yung wala tayo ngayong x cubed na lesson natin, yung exponent. So, this will become 2 squared, sinubstitute na natin, and times 2 times the value of x, which is 2, plus 3, then minus 17 times 2, minus 30. So, this will become 4 times, this is 4, plus 3, minus the product of 17 and 2 is 34, minus 30. Then, this will become 4, times the sum of 4 and 3, 7, minus 34, minus 30, and it will become 28 product, minus 34, minus 30, then left to right na tayo. 28 minus 34, since mas mataas si 34, ang sign natin dyan negative. Subtract lang natin, 28 minus 34, the answer is negative 6, minus, baba natin yung 30. Now, if we're going to solve this, negative 6 minus 30, so they're both negative, so we have to add. And it will become negative 36, kasi since both negative naman yan, ang rule naman natin is copy the sign of the larger number, absolute value of the larger number, the sign of the absolute value nung number natin, yung larger absolute value. So the remainder is negative 36. Try nga natin yung synthetic. Using synthetic, this will become 2, 3, negative 70, negative 30. Gamit natin yung 2 na value ng x. Lapag natin yung 2, multiply 4, 7, 14, negative 3, negative 6. And this will become negative 36. Diba? Mas madali rin yung synthetic. Kahit ano naman method ang gamitin nyo. Okay? So, that's all. Thank you for listening.